Isang napagandang araw sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, panibagong tutorial ang hatid ko sa inyo. Dahil sa marami akong natatanggap sa messenger kung paano daw malaman kung gumagana ang BMS o hindi. Well, ito ang ating BMS. Pero kung makikita nyo, marami tayong nakalatag sa lamesa. Sa aking muling pagbabalik ay papaliwanag ko kung bakit marami nakalatag dyan at bakit kinakailangan yan. Lalong-lalo na itong quick connector at saka yung BMS natin kung bakit ganyan ang setup. Okay? So, kung ikaw ay may katanungan na kung paano malaman kung gumagana nga ba o hindi ang iyong BMS, ay panoorin ang video nito. Huwag kayong aalis at ako'y muling magbabalik. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. At bago tayo dumako sa ating pinaka-main tutorial na kung saan ay pag-uusapan natin kung paano malaman kung gumagana nga ba ang BMS o kung sira na ba ito o nagtatrabaho pa. Okay. Punta muna tayo sa ating battery bank kung anong ginamit natin dito. Ang ating battery bank ay 4S at meron tayong 100P. No? Ang capacity nito ay nasa 185 AH. Sumaw-compute nyo na yan. Pero sa karagdagang detalye tungkol dito, meron akong video tungkol dyan na yung pop-up na yan. I-click nyo po yan at malalaman nyo ang detalye dyan. Meron din naman tayong tester na kung saan ngayon ay nagpapakita ng 1.8 volts. Ang positive line yan ay nakakonekta sa ating main positive sa battery. At ang negative line yan, negative end yan ay nakakonekta sa ating relay, no? Mamaya pag-usapan natin ang relay. Yan, nilagay ko yan dyan para makita nyo yung voltahe kapag naka-on and off yung ating BMS. Para malinaw yan, ano? Ang ating BMS na ginagamit ay 80 amps discharging, 40 amps ang charging. At ito ay common port type, no? Makikita nyo rin. Itong nakakabit sa relay na ito, ito yung P minus. At yung nakakabit sa main negative line ay ang B minus. Pagdating naman sa mga balance leads ng BMS ay merong indicator yan na kulay itim, ano? Ito. Yun lang susundan natin. Tapos sunod-sunod na lang yan. Kung gusto nyo ring malaman kung paano mag-install ng BMS, meron din akong video dyan. Paki-click nyo po yung pop-up na yan at malalaman nyo kung paano ini-install ang BMS. Kasabay din noon ang active balancer na 5 amps. Panoorin niyo po yan. Di kaya may link din po sa baba ng video. Nandyan din po sa baba yan. Pero para lang sa overview, itong negative na ito, na balance lead, no? Nakakonekta yan dito. At ito ay nakakonekta dito. Sa main negative natin, sa main, ano? Hindi sa relay, hindi dito sa P minus, kundi doon sa pinaka main. At yung sumunod niyan ay doon, no? Positive number 1, makalagay doon. Number 2 ay doon. Huwag kayong malito, ano? Kasi kaya sinabi kong positive 1, 2, 3, 4. Kasi negative 2, eh, no? Pero kung tutusin, sunod-sunod lang yan. So, yung negative, dito sa negative line. Yung sumunod na kulay pula ay doon. Yung sumunod na kulay pula ay dito. Yung sumunod, doon naman. At yung positive, pinaka-may positive natin doon. Okay. So, ulitin ko, may link sa baba dyan kung paano natin i-install ang BMS. O di kaya, click nyo yung ano dyan, yung pop-up dyan. At punta naman tayo sa ating load. No? Sa load natin, meron tayong 800 watts na low frequency inverter. Ang kanyang positive ay nandun nakakonekta. No? Yung kulay pula na yon. At ang kanyang negative, kung makikita nyo, nakakonekta sa relay. Okay? Tapos yung AC out niya, ang ating pinaka-load ay yung 18 watts na electric fan, mini electric fan, no? Ngayon, naka-on na yan, dalawang yan, at ang control ko niyan ay itong switch, no? Meron akong maliit na switch dito. So, pagdating sa relay, ang ano nito ay napakadali lang. Pero kung gusto nyong malaman paano mag-install nito, mag-comment lang kayo sa baba. Gagawa tayo ng video
Kasi ito ay malaking bagay para sa DIY portable solar generator. Hindi kaya sa system na ganito, no? So, ang installation niyan, meron tayong coil trigger. At doon nakakonekta yung ating switch sa negative side, no? Pag nag-trigger yung coil, mag-energize yung coil. Magiging magnetized yung kanyang contact point, no? Magki-click. So, kung ready na kayo, ay pwede na nating simulan ang ating test. Tulad ng sabi ko kanina, kaya ako ginawang quick connector to dahil para malaman nyo kung gumagana ang BMS, napakadali lang, ano? Either gamit kayo ng tester, o di kaya yung load nyo titingnan nyo. Kapag ito, maliban sa negative balance lead, kung itong mga to 1, 2, 3, 4, papuntang positive, no? Pag tinanggal nyo yan pa isa-isa, magsa-shutdown ang system sa discharging side o sa load side, ano? Yun yung kanyang palatandaan na gumagana ang BMS. Mamaya, papaliwanag ko rin naman mamaya kung paano naman sa charging side. Gumagana ba yung overcharge protection? Dito naman, ang tinitingnan natin ay gumagana ba yung over-discharge. Pero in general, itong testing na ito, ito ay sapat na kung gumagana nga ba ang BMS o hindi. Okay, so simulan natin. May switch tayo rito. I-on natin. Iingay ito ng konti, ano? Paalala lang. Yun. Nag-on yung ating inverter, yung ingay ng at nakikita nyo, yung ating fan umiikot kaya nilagyan ko yan ng indicator na may hangin, no? Gumagalaw. Harap sa atin para ma-press kuhan tayo. So itong switch na to, ito yung pinaka-switch natin sa buong system, sa load side. Pag pinatay natin to, makikita nyo ang ating voltage dyan na 15.4, no? 15.44 sa kabuuang voltage ng ating 4S battery bank. Bababa yan. Ayan. Pinatay ko na. Ngayon, nasa 6. Pero eventually, matagal nga lang kasi may power na nakapondo rito sa BMS. But, hindi na usable voltage yan sa ating load. So, wala na yan kung tutusin. Ang sistema dito, tatanggalin ko ang balance lead mula rito hanggang pa ganon. 1, 2, 3, 4. Yun ang ating isa-isang tatanggalin. So, i-on ko na, no? On ko na. Kaya naka-on yan, gumagana yung fan, gumagana yung load. So pag tinanggal natin itong pinakauna na to, mapapansin nyo, yung ating inverter, yung ating load, mamamatay. At ito ay hindi magiging 15.4, kundi bababa yan tulad na nakita nyo kanina. Okay, tatanggalin ko na, no? So yan. May delay yan ng konti bago mamatay. So nakita nyo, nagreklamo yung inverter. So, ito yung unang balance lead ng BMS. Off natin. Off na yung relay. Tapos, ikakabit natin ulit. Okay? Paumanhin sa aking bench power supply dahil nagcha-charge pa rin tayo ng 18650 o ng capacity test. Kaya, maingay siya. Okay, naikabit natin ulit yun, no? Ngayon, ititest natin ulit kung gagana. Kasi ang ginagamit nating BMS, hindi siya nag-auto on. Pag nag-shutdown siya, hindi siya nag-auto on. Yung BMS na gamit ko sa aking 10 kWh power wall ay nag-auto on siya pag nag-shutdown. So ito hindi. Hindi siya nag-recover na ano. So i-on natin ulit. Mag-on ulit yung load. So tapos na tayo sa lead number 1, ano? So doon na tayo sa pangalawa. Tanggalin natin ito, ano? May delay, mamatay siya. Yan. So, off natin ulit ito para mag-reset ang BMS. Ibalik natin ulit ito. Doon sa aking 10 kilowatt power wall ay kapag binalik ko siya, automatic nag-on yung BMS. So, pag in-on natin ulit ito, mag-on ulit ang load natin, inverter, nagana ulit. Tanggalin natin yung pangatlo. Pangatlo ha, maliban sa hindi natin kina-count yung negative line. Ulitin ko. So, ganun ka-simple ang proseso niyan. No? Namatay na rin naman yung load. Balik na naman natin. So, importante yung maisa-isa nyo ito. Bakit? Kasi ang balance lead, ito yung pinaka-sensor
pinakasenso ng BMS na kung may problema sa baterya o kung nag-over-discharge o nag-overcharge, mag-a-activate yung BMS, ano man ang mangyari sa baterya. So, i-on natin ulit. Yan. Tapos yung pinakahuli, tanggalin natin. At makikita nyo, ang BMS, nawawalan din ng supply kasi itong ating tester, dito nakakabit eh, no? Yung negative line yan, dito nakakabit sa relay. Tulad na sabi ko, naka-on yan, ano? Ang switch natin naka-on, pero walang naka-shutdown ng BMS. Pag kinabit ko to, hindi siya mag-auto-on. Yun ang problema dito sa BMS na to. Hindi tulad ng BMS sa power wall ko. Ayan, no? So, supposed to be mag-on na siya dyan. Mag-automatic on na yung BMS, pero hindi pa din nag-auto-on. Okay? Ayan. Okay, kung hindi kayo satisfied dito sa test na to, meron pang isang test na inyong malalaman. Patayin natin to. Makikita nyo sa inyong yung charge controller nyo kung may indicator yun ng amps. O di kaya kung nagkabit kayo ng PZEM 015, no? Makikita nyo doon na mag-i-spike yung amps, no? Patay, hindi. No, bababa, tataas. Ibig sabihin noon, gumagana ang overcharge protection ng inyong BMS. Kasi kunyari, hindi perfectly balanced yung inyong pack, no? Yung inyong battery bank, merong isang pack doon na medyo nahuli. O may isang pack doon o dalawa na nauna, mapuno. Yung mga napuno na yon, pipigilin ng BMS yung pagpasok ng kuryente doon. So, merong pagkakataon, makikita nyo sa PZEM 015 o di kaya sa solar charge controller indicator nyo, yung amps. Medyo bababa, tataas, bababa. Ang ibig sabihin noon, gumagana yung inyong overcharge protection. Gumagana ang BMS. Dito naman sa case na ito, inaano naman natin, mostly this is for over-discharge, ano? Pero since na lahat ng balance release niya, gumagana, ibig sabihin, gumagana in both ways. Gumagana siya sa overcharge, gumagana siya sa over-discharge. Ngayon, siguro naman ay overcurrent, alam nyo rin kung paano. Sa 80 amps, pinoprotektahan nito ang battery bank na pag humugot ito ng more than 80 amps, magsha-shutdown din ito. So, meaning, ang ating BMS ay gumagana ng matino. So, sana nakatulong itong video ito, no, sa mga kasama natin na nagtatanong kung gumagana nga ang kanilang BMS. Ay sana nasagot na yung mga katanungan ninyo. Sa relay naman, ay mag-comment kayo. Kailangan nyo talaga ang tutorial na ito, no? Ang relay ay napakagandang gamit din para sa DIY portable solar generator sa DIY power wall. O di kaya, DIY solar setup. Kung gusto nyo rin malaman paano gamitin ang relay, pag nag-shutdown ang BMS, ay mag-shutdown din ang charging. Ang implikasyon kasi noon, kapag nag-shutdown ang BMS, ibig sabihin, mawawalan ng connection ang solar charge controller sa battery. At alam naman natin ang solar charge controller, kapag hindi nakakonnect sa battery, kadalasan nasusunog, nasisira. So, mag-comment din na kayo kung paano i-install ito sa para maprotektahan ang solar charge controller. At mag-comment din kayo kung paano gawing switch ito sa DIY portable solar generator o di kaya DIY power wall o di kaya DIY solar setup. At maraming salamat sa inyong panunood, maging sa inyong suporta. Sa mulit-muli natin pagkikita. God bless.